Samantala, napatalsik na sa posisyon, nadagdagan pa ngayon ang kinakaharap ni dating Bamban Mayor Alice Guo. At sa pagkakataong ito, Bureau of Internal Revenue o BIR ang naghain naman ng reklamo. Ayon naman kay Justice Secretary Remulla, mas liliit pa ngayon ang mundo ni Guo. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, hindi pa tapos ang paghabol ng batas kay dating Mayor Bamban Tarlac Alice Guo. Katunayan, ngayong araw ay may panibagong reklamo na naman na inihain dito sa Department of Justice laban sa kanya. Bukod sa patong-patong na reklamo mula sa COMELEC, Office of the Solicitor General at Senado, naging dalawa pa ang reklamo na nakabinbin sa Department of Justice laban kay Guo. Ngayong araw kasi, naghain ng tax evasion complaint ang Bureau of Internal Revenue laban kay Guo dahil sa di umano'y hindi niya pagbabayad ng buwis nang binenta niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Incorporated. Sabi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr., tinatayang nasa 500,000 o kalahating milyong piso ang hindi binayaran ni Guo na buwis dito. Nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. At nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagtatransfer ng shares niya na to. Pero naniniwala naman ang BIR, may mas malaki pang problema sa tax sa likod dito. Kaya pauna lang ang tax evasion complaint at posibleng may mga susunod pang reklamo na isasampa ang komisyon. Yan talaga ang mababa. Kaya nga based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares. At mukhang syempre hindi masyadong tugma dun sa properties na pagmamayari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation. Sabi naman ng Department of Justice, ngayong marami pa rin reklamo kay Guo, hindi pa rin siya makakahinga ng maluwag mula sa kamay ng batas. At pagsisiguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit dismiss na si Guo, bubusisiin pa rin maigi ng mga piskal ang mga reklamo na inihain laban sa kanya bago ito maisampa bilang kaso. Pagka nadagdagan ng kaso, mas mahirap ang buhay. Diba? Ganun lang naman yun eh. It will have to be decided by the prosecutors. There's a panel of prosecutors who will be asked to evaluate the cases filed by the BIR. Sinabi naman ito ni Remulla sa isang press conference dito sa Department of Justice. Bukod naman sa mga reklamo kay Guo, may ilan pang issue na sinagot si Remulla. Kabilang na ang mga naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte na pinupuna kung bakit bukas umano ang Pilipinas na makipagtulungan sa International Police sakaling maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Sabi ni Remulla, walang hindi sinusunod at walang nilalabag na pulisya. Pinahahalagahan lang ng Pilipinas ang ugnayan ng bansa sa Interpol. Tandaan natin, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol. Kaya we value the Interpol over a lot of other things. Hindi naman lang naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya alam mo, that's a political statement more than anything else. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Maliban naman sa issue ng ICC, binanggit din ni Remulla ang malalim na investigasyon na ginagawa nila hinggil sa naging oil spill sa Bataan. Kaugnay niyan, sinisilip nila ang isang malaking sindikato na di umano'y sangkot sa paihi at oil smuggling sa Batangas, kung saan nagdudulot ito ng daang bilyong halaga ng buwis na nawawala sa gobyerno. Angelique, balikan ko naman yung issue hinggil kay Mayor Alice Guo sa mga reklamong nakabinbin dito sa kanya sa Department of Justice. Kani-kanina lang ay sumagot ang kanyang kampo sa pamamagitan ng kanyang abogado si Attorney Stephen David hinggil nga dito at sinabi niya pagdating dito sa BIR tax evasion complaint ay hindi pa sila makakasagot ngayon dahil hindi pa nila natatanggap ang subpoena o kopya ng reklamo. At pagdating naman dito sa desisyon ng ombudsman ay sinabi ng kanyang kampo na handa sila magsampa o maghain ng petisyon o apela sa Court of Appeals. Angelique. Okay, so sa Makatwid, Luisa,
pwede nang iparating sa mga abogado ni dating Mayor Alice Guo ang mga reklamo kasi naalala mo nung nagdala ang ng mga sampina sa kanyang tanggapan, ayaw nang tanggapin ng opisina niya, di ba, sa Bambantan, Tarlac, pati sa kanyang mga tirahan. Angelique, ayon nga kahapon nga ay nagdala ng subpoena pati ang Commission on Elections dito sa Bamban, Tarlac. At matatandaan din natin na nagdala din ng subpoena ang ilan pang iba pang mga opisina o departamento ng gobyerno ng subpoena doon sa kanyang mga address sa Bamban, Tarlac. Bagamat ayaw tanggapin kapag iniwan na ang subpoena, ayon sa ilang mga abogado ay maituturing na itong deemed receive o natanggap na niya. Sa makatotal ay kung hindi man siya sumagot ay hindi na niya pwedeng sabihin na hindi niya natanggap dahil nakarating naman ito sa kanyang opisina o kahit sa kanyang address. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, welcome development sa DILG ang dismissal order ng ombudsman kay dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng pagkakasangkot nito sa operasyon ng Pogo. Matatandaan ang DILG ang nagrekomenda sa Office of the Ombudsman noon na suspindihin si Guo at iba pang lokal na opisyal ang Bamban. Kaugnay diyan ay mantala ni DILG Secretary Benher Abalos ang pagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng probinsya kasunod ng dismissal kay Guo. Pansamantalang uupo bilang acting mayor ang municipal councilor na si Erano Timbang. Tanging si Timbang ang naabsuelto dahil hindi umano nito pinirmahan ang permit na mag-ooperate ang sinalakay na Pogo sa Bamban. We go by succession. However, kung wala ang mayor, it should be the vice mayor. Pero ang vice mayor ay suspended ng 3 buwan. So ang problema, kung suspended siya ng 3 buwan, sinong pipirma sa mga pasweldo, kuryente, tubig, sa mga kinakailangan permit? So maglalagay muna kami ngayon na uupo ng 3 buwan dahil by after 3 months, uupo na po yung mayor. Sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya ang basihan nito at parati ang hustisya, no? At ang hustisya ang basihan ng batas. Ito'y dumaan sa proseso, sana galangin na lang po natin ito.